Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon sa lahat ng mga umantabay sa ating programa mula po sa iba't ibang panig ng ating bansa. So nasa linya po si Ma'am Merna. Si Ma'am Merna Henry, ang Armed Health Information Officer, Senior Staff ng Autonomous Region in Muslim Mindanao Heart, atin hong makakapanayam at aalamin dahil meron po silang isinagawang People's Day dyan ho sa Maguindanao, particular dyan ho sa Marawi City. Magandang hapon po, Ma'am Merna. Magandang hapon po, Sir Jude Briones, at magandang hapon po sa lahat ng nakikinig po sa inyo sa Matang Agila. Kayo po ay live na napapakinggan dito ho sa official Facebook account ng Matang Agila, Ma'am. Buong mundo ho tayong napapanood, Ma'am. Oo, magandang araw po sa buong mundo na nakikinig po sa Matang Agila. Ma'am, kukuha lang po kami ng update hinggil po sa ginanap po ninyong People's Day dyan ho sa Marawi City. Yes po. With all due respect, Sir Jude, no, Marawi City is part of Lanao del Sur. Hindi po siya Maguindanao. Ah, okay po, ma'am. Marawi City. Katatapos lang po ng isinagawa nating special People's Day sa mga evacuation po sa Marawi City at sa bayan po ng Sagiran dyan sa Lanao del Sur. Mm-hmm. Bakit po special? Dahil po yung beneficiaries po nitong People's Day na ginagawa po ng Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pangunguna ni Governor Mujib. Hello po. Hello ma'am, sige po. Oo. Sa pangunguna ni Governor Mujib Hataman ay nakatutok po dun sa mga IDPs sa evacuation center. Mm-hmm. Kung matanong nyo, ano itong People's Day? Ano? Itong People's Day po ay convergence ng mga efforts ng mga programa ng bawat ahensya na meron po ang Autonomous Region. Ibinababa po natin sa ating mga kapatid sa barangay, pero ito ngayon is sa evacuation centers. So, nandun po yung ahensya ng UH, DepEd, DSWD, PESTA, Agriculture, lahat po nung mga ahensyang yon na merong mga programa po para po sa ating mga kapatid na bakwit sa mga evacuation center. Yun po ay ginawa namin sa apat na evacuation center. Sa lungsod ng Marawi, tatlo po yon, tatlong evacuation centers. Opo. At sa bayan po ng Sagira na parte po ng Lanao del Sur. So ma'am, sa ngayon, kumusta na po ang Marawi City, ma'am? Ang Marawi City, i-compare po natin sa mga nakaraang buwan, pumabalik na po yung negosyo except po talaga dun sa ground zero na tinatawag nila o yung most affected barangays or areas. Yung mga barangay po na iba, ang Marawi City po ay may 39 barangays. Ay, hindi po. Ang Lanao del Sur po ay may 39 municipalities. And isang lungsod ng Marawi, ano. So, 24 barangays po yung sinasabi nilang most affected o yung ground zero. Oo. So, etong 24 barangays na to, hindi pa po masyadong nababalikan. Dinadalaw-dalaw po ng mga nakatira doon. May mga schedules po silang ginagawa para po madalaw nila yung kanilang mga pamamahay, ano, pero opo. Yung sa labas po nitong 24 barangays, bumabalik na po yung buhay, bumabalik na po yung negosyo. So masaya po tayo nung nandun tayo na nakikita natin busy na po uli yung ibang parte ng Marawi City po. Ma'am, kumusta? Ano yung mga ipinagkaloob ninyo sa kanila, ma'am? Yes po, ang DOH po, ng Autonomous Regional Government, kasama po yung ating Provincial Health Office sa Lanao del Sur at ang City Health Office ng Marawi City, nagsagawa po ng medical mission doon. So meron po tayong circumcision, check-up po ng mata, dental activity, extraction po, bunot ng ngipin, at libre po yung mga gamot na binibigay para po dun sa mga IDPs ng nasa ating lugar.
sa Marawi City po, yung tatlong evacuation center na pinuntahan namin, yung halimbawa po dun sa Konsungan evacuation center, or yung may mga bahay na pong binigay ang gobyerno for them. 700 plus families po yung kinater natin. Yung kami po sa Armheart ay namigay po ng bigas. 25 kilos po ng bigas, meron pong dried fish at saka fresh fish. Yun po yung aside po dun sa mga binibigay na serbisyo po ng ating mga ahensya ng gobyerno. Opo. So, kumusta po yung sitwasyon ng ating mga kababayan dyan, ma'am? Ano po, yung siguro talagang dapat bumangon po sila, no? Yung iba, dun sa isang evacuation center po sa Buadi Ituwa, sa Marawi City din po. Merong 344 families po dyan sa Buadi Ituwa evacuation center. Ang ginagawa po nila, meron po talaga silang nag-vegetable garden po sila. Kasi malaking tulong po daw yung mipang araw-araw na kainit at yung sobra nilang ma-harvest ay binibenta nila. So, tulong-tulong po talaga at tulong sa sarili po yung, aside po dun sa tulong ng gobyerno, dapat po kumbinsado po yung mga nakakausap namin mga IDPs na dapat sila po din mismo ay magkilos at tulungan yung kanilang sarili. May pang programa na po yung ating gobyerno na nandun po, yung rehabilitation na ginagawa po. Ang alam po namin, may mga plano ang gobyerno at ang task force Bangon Marawi po rito ang humahawak. Lagi po silang may mga pagpupulong dyan po sa lungsod ng Iligan. So, ano po yung mga dapat gawin para po mabuo uli, with all due respect, yung mga kababayan natin mula po sa lungsod ng Marawi. Mga ilang pamilya ho, ma'am, yung naka-avail ng ginawa ho ninyong People's Day? Meron po kaming mga malapit po 1,500. Wow, ang dami naman, ma'am. Mula po sa, oo. Kasi sa Sagyaran po, yung Sagyaran po ay isang bayan na parte po ng Lanao del Sur, magtatabi po yan sila ng Marawi City. So, ang Sagyaran Municipality has 8 more. Oo, 8 pa pong evacuation centers ang meron dun sa kanila. At meron pa po silang almost 400 families. Tapos yung nasa Marawi City po, may tatlong malalaking evacuation center na meron pong mga 701 po sa Sagunsungan. Tapos dun po sa Sarimanok 10th area, meron pong 148 families. Ito pong nasa Sarimanok 10th city na nasa Marawi, sila po yung mga pamilya na galing po sa evacuation center mula po sa Iligan City. So, dun po sila nanirahan pagka-alis po nila sa Iligan noong April 14. So, may mga tents po silang tinitirhan. Binigay po yun ng DSWD Region 10 sa kanila po. So, meron din po sa Buati Ituwa, 344 na mga pamilya. So, kung isusuma po natin yan, 702 plus 344 plus 148 at yung 400 plus po sa bayan ng Sagyaran, yun po yung aming na-serve nung nag-special People's Day po, nung nakaraang linggo. Ma'am, may mga nakikita ho kasi dito. Ano ho itong mga tent na pictures na nakikita? Dito po sila nakatira, ma'am? Ano po yung nakikita nyo? Yung mga mapuputing tent? Yes, ma'am. Yung pong mapuputing tent, tinitingnan po ninyo yung Facebook account ko? Dito, ma'am, habang nakikita po dito sa monitor, ma'am, habang in-interview kita, is nakikita ho dito sa ating monitor, ma'am. Hello, ma'am. Naku, nawala po si Ma'am Merna. Napakaganda ho yung kanila hong ginagawa doon po sa Marawi City sa ating mga kababayang nasa evacuation center na hanggang ngayon ay patuloy pa rin bumabangon sa kabila ng nangyari ho dyan ho sa lungsod ng Marawi. At nakakatuwa dahil lang nakakasakop po itong Autonomous Region in Muslim Mindanao ay tinututukan itong ating mga kababayan at napakaganda ho yung kanilang ginawa
na nagbigay sila ng mga medical dental mission at nagbigay ng mga pangangailangan sa ating mga kababayang nasa evacuation center sa hanggang sa kasalukuyan dyan ho sa Marawi. Nasa linya na ho ulit si Ma'am Merna. Ma'am? Yes po. Yung mga pictures mong nakikita, ma'am, habang ini-interview ko po kita, dito po sa screen sa monitor, inaipapakita po yung mga pictures. So nakita ho namin dito, meron hong mga tent. Yan ho ba yung kanilang evacuation center, ma'am? Kung you're referring to tents na puti, na may DSWD, yes, ma'am. Tents po yan, na makikita po natin kung correct po ako is sa Sarimanok Tent City po yan sa Marawi City. Meron po diyang site 1 and 2. Meron pong 148 families na nandyan. Sila po yung pamilya mula po sa Iligan City. Dumating po sila diyan sa Tent City na yan sa Sarimanok sa Marawi City noong April 14. At kung meron po kayong ibang nakikita na tents na matagal na, baka po sa Buadi Itua evacuation center yan sa Marawi City pa rin po. So dyan po sila nakatira, ma'am? Opo. Isang pamilya, isang tent po. So kumusta naman po? Meron po silang mga palikuran o kumusta naman ho yung pagdating ho sa hygiene, ma'am? Meron pong sinagawa, meron pong nilagay na mga palikuran sa likod po ng mga tents. Meron po kasing ang nakita ho namin doon by linya-linya ho kasi sa likod po ng mga tents may mga palikuran ginawa. Meron din pong mga water tanks para po sa inumin nilang tubig po. So sa ngayon, ma'am, ano po yung mga naibigay ho natin tulong sa kanila? Yun po, yung ginagawa naming yung DSWD naman po, naparte din po ng Convergence, nandun din po sila at yung ibang mga ahensya. Pero yung aming, yung DSWD po ng probinsya, pati po ng city, at yung rehon ay lagi naman po nandyan para sa kanila. Kasama naman po yung mga DSWD galing po sa Region 10. Na lagi po nakikita naman po namin doon, meron pong nag-aasikaso ng mga taga-DSWD po. Okay po. So, kailan niyo po ulit uulitin yan, ma'am, yung ginawa ho ninyong People's Day? Yung People's Day po kasi na ginawa namin recently is special. Kasi nga special sa evacuation center. Mm-hmm. At ang beneficiaries po nito ay yung mga Bakwit. Mm-hmm. Pero meron po kami, Sir Jude, regular Armed People's Day. Ito po ay ginagawa sa mga barangay. So, ang focus din po namin ngayon doon sa regular Armed People's Day, ganun din po, Convergence of Services, mga barangays na po na nandyan po sa Lanao del Sur. So, babalik po kami ng Lanao del Sur bukas po dahil yung regular People's Day po sa mga barangay na sakop po ng mga bayan sa Lanao del Sur ay magsisimula na po sa Linggo. So, balik po ang Armheart Convergence Team dyan po sa Lanao del Sur sa bukas po at magsisimula po yung regular Armed People's Day para sa probinsya po ng Lanao del Sur sa Linggo po. Ma'am, ano po yung mga programang ipagkakalog nyo po sa kanila, ma'am, sa darating na Linggo? Ganun din po. Except lang kasi nga hindi naman mga IDPs yung bibigyan. Wala lang po kaming food component yung bigas binibigay namin pag nasa evacuation center. Pero other services aside doon po sa bigas, matatanggap po yan ng mga kababayan natin sa mga barangay na sakop po ng Armed Health saka Armed Bridge Program. Sir Jude, kung matanong mo ako, ano po itong health at saka bridge na binabanggit ko? Yes, itong yes. Itong Armed Health po. Yung health po is acronym for Health, Education, Livelihood, Peace and Governance and Synergy. May mga proyekto po ito para sa mga barangay at itong Armed Health po ay nakatutok sa barangay, sa community. Meron po silang mga packages of support, especially infrastructure. Meron po silang ginagawa sa isang pag-beneficiary po yung barangay under sa health. Meron po, makakatanggap po sila ng barangay hall, kung wala ba silang barangay hall, ang mga health clinic,
children's playground or palengke sa barangay ho yan. So pag beneficiary po yung isang barangay ng health, meron po siyang ganon. Ibibigay po ng gobyerno, ng ERMF, ipapatayo po doon sa barangay na yon. Tapos po, pag yung barangay namang yon, kung beneficiary po sila ng bridge, yung bridge po ay nakatutok naman po sa pamilya, sa household. Mm-hmm. So, yung bridge project ay nag-a-address po ng apat, yung sinasabing the basic need po natin, yung apat na dapat na tinatawag, yung food, light, water, shelter, and livelihood. So, yun po, pantay po, meron pong suporta para sa barangay or sa community, at yung bridge naman po, nakatutok naman po sa household or sa family. Ang objective po nito ay para po bumaba or maipsan yung kahirapan po sa mga barangay. Ma'am, nabanggit niyo po kanina. Yes po. Nabanggit niyo po kanina tungkol sa livelihood. Ano pong mga livelihood ang ibinibigay po ninyo sa kanila, ma'am? Depende po kung saan po situated yung barangay. Halimbawa po yung isang barangay ay malapit po sa dagat, ganun. At karamihan po ng mga nakatira doon ay mga fishermen. Ganun. So meron pong mga livelihood project na binibigay sa kanila kung yun po yung gusto nila. Or meron din pong para sa mga kababaihan. Tinatanong po sila, may konsultasyon po na ginagawa kung anong gusto nilang livelihood. Susuportahan po sila. Meron pong gagawing mga orientasyon, mga pagsasanay o trainings kung ano po yung gusto ng sektor na yon na magiging hanap buhay or livelihood po nila. Kung farmers po at kung ano po yung gusto nila, sinasanay pa muna sila. May trainings or orientasyon na binibigay po sa kanila. Ma'am, ito bang ARMHARP na ito, pribadong sektor ho ba ito, under sa opisina ni Governor Mujib Hataman? Hindi po. Ang ARMHARP po, acronym din po yung HEART. Ang ibig sabihin po noon is Humanitarian Emergency Action Response Team. Kami po yung emergency team or response team ng iyon na sa ilalim po ng tanggapan ni Governor Mujib Hataman. Kami po ay pang-disaster. Kami po yung disaster office ng ARMM. Opo. Sa ilalim po ng tanggapan ni Governor Mujib Hataman. So, pag may mga pangyayari, be it human-induced or natural disaster, kung sinasabi po ng ating security sector na pwede kami pumasok at magbigay po ng tulong, mag-responde, nandun po itong ARMHARP. Quick response po ito na team ng tanggapan po ng ARMM. Hello, sir. Hello, ma'am. So, pag may ginagawa ninyong papers, di ma'am, sumasama si Governor Hajib Hataman? Opo, sumasama siya. Katatapos lang po namin nagsagawa ng People's Day sa lalawigan po ng Pasilan. Last month po, buong buwan po ng Marso na sa Pasilan po kami. Nag-cater po kami ng 12, kinater po yung 12 municipalities ng Pasilan. At may 102 barangays po tayong nabigyan ng servisyo dun po sa lalawigan ng Basilan. Nakapasok po kami sa bayan ng Albarca. Nag-People's Day po kami dun sa barangay Danapa, dun po sa Albarca. At masaya po yung mga kababayan natin dun dahil nga po yung servisyo ng gobyerno na ibaba po sa kanila. At ang isang konsepto or objective din po nitong People's Day, sir, ay para maipakita po, oo, ito yung gusto ng mangyari ni Governor Hataman, na mapakita po sa ating mga local government unit na pwede po nilang gawin itong People's Day or itong convergence sa kanilang mga munisipyo, sa kanilang mga barangay. So gustong i-replicate po sana, no, itong pagkakagawa ng convergence sa mga bayan o sa mga barangay po. Kasi with all due respect, yun po yung trabaho natin sa gobyerno na ihatid natin yung servisyo o yung mga proyekto dapat sa ating mga mamamayan. Kasama po namin dito, Sir Jude, na nagpapatupad din o sa implementation ng People's Day ang ating security sector, ano, ating sundaluhan, ating mga kapulisan. Kasama po namin sila
yung kanilang medical team kasama namin, aside sa nagbibigay sila ng seguridad sa team at saka dun sa ating mga kababayan na pumupunta pag may mga People's Day, ano, kasama namin sila sa pagbibigay po ng serbisyo. Meron silang medical team na kasama namin lagi po sa mga People's Day na ginagawa. Okay, ma'am, salamat po sa oras po ninyo. Baka meron po kayong mensahe at panawagan, ma'am, sa mga ating kababayan, lalong-lalong na dyan sa ERMM. Maraming salamat sa pagkakataon. Ang panawagan namin lagi sa mga kababayan natin, maniwala po na ang inyong gobyerno ay nagsasagawa ng mga programa para po ito sa inyo. Ang armed government po at ito, ginagawa po yung programang People's Day para po maihatid yung mga serbisyo. Ang konsepto po kasi nito at naniniwala si Governor Mujib Hataman na dapat po ihatid sa mga kababayan natin yung serbisyo po na para sa kanila. Kung pwede, yung mga kababayan ay hindi na pupunta sa ating mga opisina, sa ating mga tanggapan. Kung hindi, tayo na po. Kami na po, oo, yung mga taga-gobyerno na ang magbababa nito. So Jude, kung maparapati nyo, dadagdagan ko, ano, yung mga agencies sa kasama namin pumababa, nandyan po yung LTO, nandyan po yung PESDA, nandyan po yung DOL, kasama po natin yan. Nagbibigay po sila ng mga orientasyon. Ang DOSD po, may mga scholarships. Ang DSWD, nandyan po lagi, ang DepEd. At yung iba pa po, yung agriculture, yung fisheries po natin, nandiyan, yung DNR, yung DSWD, lahat po ng tanggapan ng gobyerno ay bumababa. Kasama po kaming lahat sa... Naku, nawala na naman si Ma'am Merna Henry. Napakaganda po yung ating tinatalakay hinggil po sa ginawa ho nilang People's Day dyan ho sa ERMM, particular dyan po sa Marawi City. At napakaganda hong programa itong ginagawa ni ERMM Governor Mujib Hataman. Talagang action man ho itong governor na ito. So nasa linya na po ulit si Ma'am Merna. Ma'am? Hello po. Yes po. Yes. Maraming salamat. At kami po lagi nagpapasalamat sa tulong po ng mga kapatid natin, sa media po, sa pagpapaalam, sa dissemination, nung mga efforts po na ginagawa po ng gobyerno. Mula po sa pamunuan, sa liderato po ni Presidente Duterte hanggang dito po sa amin sa Autonomous Region, kami po ay tuloy-tuloy na magbibigay, mag-aabit po ng servisyo. Kami din po sa Armheart ay may rescue team. Mm-hmm. So kasakasama po namin yan sa mga People's Day na ginagawa po namin sa mga barangay. Kasama po lagi yung rescue team dahil nagbibigay din po sila ng mga orientasyon kung ano po yung mga dapat gawin pag meron pong mga sakuna na nangyayari po sa kanilang mga komunidad. Sir Jude, maraming salamat sa binigay po ninyong pagkakataon po sa amin para po maibahagi namin yung ginagawa po ng Autonomous Region dito po sa pamamagitan po ng Armed Heart Convergence Team. Mabuhay po ang matanghagi na. Magandang hapon po sa Jude at magandang hapon sa buong mundo. God bless po. Magandang hapon din po, Ma'am Merna. Mabuhay po kayo. Lalong-lalo na dyan sa Armed Heart Information of dyan ho sa Lalawigan o sa tinatawag nating Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mabuhay din po si Governor Mujib Hataman sa mga aksyong ginagawa niya para sa kanyang mga nasasakupan.